So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon, pag-usapan nga natin itong balita about kay LeBron James at kay Anthony Davis at sa kanilang agent na si Rich Paul. Dahil ay nasa isang report na ito mga idol na ito nga daw si Rich Paul, yung agent nila LeBron, nung nandun daw siya sa Chicago Combine ay nasabi niya nga at nabalita niya nga daw sa ibang mga NBA scout na itong si LeBron James ay lilipat sa power forward position at si Anthony Davis ay maglalaro daw sa center position. Yan nga mga idol ang nasabi daw nito ni Rich Paul sa ibang mga NBA scout nung nandun nga sila sa NBA Draft Combine sa Chicago. Yan din diba mga idol ang balita din nung nakaraan nung napunta nga itong si Russell Westbrook sa Lakers nung na-trade siya. Ito nga daw si AD at si LeBron James ay mag-a-adjust para nga daw dito kay Westbrook. Lilipat nga si LeBron sa 4, si AD naman sa number 5 position. So ito nga mga idol, mukhang magkakatotoo nga itong balita natin nakaraan. Dahil ayon nga mismo sa agent nila LeBron at ni AD na sila nga daw ay maglalaro sa power forward at center position. Pero mas maganda na rin sigurong abangan na lang natin mga idol sa pagbabalik nga ng Lakers kung ang report niyang ito ay merong katotohanan. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba maganda nga idea na si LeBron James ay maglaro sa power forward at ito namang si Anthony Davis ay maglaro naman sa center position? I-commento nyo lang mga idol ang inyong mga salubin at opinion sa ating comment section. At sa ating next balita naman mga idol, titingnan naman natin ang naging prediction nga ng ESPN para nga sa Western Conference standings. Ang pang number 1 nga nila mga idol ay ang team ng Utah Jazz with 51 wins and 27 losses. Pumapangalawa naman dyan ang Lakers na may 53 panalo sa season. Ang Phoenix Suns ay may 51 at 31 na record. Ang Denver Nuggets ay may 50-32 at ang Mavericks 48-34 kaparehas ng Golden State Warriors. At ang Clippers naman mga idol ay 45-37 lamang at ang Blazers naman ay 43-39 ang record. Ang Grizzlies ay 42-40 at ang New Orleans Pelicans naman ay may 37 wins at 45 losses. So yun nga mga idol ang prediksyon ng ESPN para nga sa upcoming standings para nga sa next season. Sa tingin nyo ba ay magiging accurate nga itong standing na ito or ibang-iba nga ang mangyayari para nga sa next season? I-commento nyo lang muli mga idol ang inyong mga salubin at opinion sa ating comment section about nga dito sa nilabas ng ESPN na prediction about sa standings. So yun nga lamang mga idol para sa ating video ngayon na sa ating mabilisang balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag din kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!